sa inyo, ha? Praise the Lord. Ang aking kumare, dahil ayaw ng Panginoon, iwanan mo yung aking inaanak. Diba? Mas mahalaga yan kaysa sa dolyar. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Kaya dangerous daw yung mag-pray. Dangerous mag-pray kasi sinasagot ka ni Lord, minsan hindi yung gusto mo, kundi yung mas ikakabuti mo. Grace, grace, grace be unto the Lord. Nice ko rin po magpatotoo, pero mamaya na. Sa magandang umaga sa ating lahat. Are we online now? Pinaalalahanan ako ni Pastor Gani na marami daw English speaking na nakikinig. So, mukhang puro Tagalog na lang ako. Hello to all. Let's clap our hands and say hi to the world. Christ International, welcome to Christ International Fellowship, where you belong. Dapat may script tayo dito. Praise the Lord. God is good, and talagang we are so overwhelmed with the presence of God. Can you sense the presence of the Lord? Praise the Lord. Last September 2022, nyo ba yung new moon? Tinignan ko talaga, kasi the new moon, it is the biblical new year. It is the biblical new year. And it's the year 5778. 5778. And 8 is a number of new beginnings. Sabi mo sa katabi mo, new beginning tayo. Grabe, no? We know every day is a new beginning. But in the season, in the calendar of God, kasi God works in season. God works in protocol. God has a calendar. Amen? May calendar ang ating buhay. And sabi ng Panginoon, He follows the appointed season. Pag ang sino dito may anak na babae? Ako wala. Pag nag 12 years old, 13, 14, 15, at may red, tumakbo sa'yo, Mommy, I saw something. It's a sign. Ibig sabihin, nag-start na ang kanyang maturation. In the spirit realm, meron tayong mga signs na binibigay ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, ripe na. Ripe na yung reproductive organ ng girl. Kaya, wag ka nang lalabas-labas dyan. Wag ka nang kakalat-kalat dyan. Diba? Tapos sabihin ng tatay, wag mag-short-short. Ayoko nag-short, ha? Ganyan, di ba? May ano ka na. Dalaga ka na. Okay? Tapos yung mga anak naman natin lalaki, ako yon. Pag medyo, ano na, lalaki na sila. Pinagsasabihan ko na, ano ba yan? Paglabas naman ng CR, magbihis na kayo. Kasi parang ano lang eh, no? Mamalengki lang. Di ba? Uy, malaki ka na, ano ba? Parang ganun, di ba? So, bakit ko po sinasabi yan? Because, in the spirit realm, we're also entering a season, okay? Or a sign, or a mark that God is maturing His church for His coming. Amen. Sabi niyo, I am maturing. Hindi na ako pabebe. Nice ko ulit batihin si Ate Luz na nag-birthday. Palawakan natin ang ating mahal. Ate Luz, I miss you, Leslie. Love you. Siyempre, marami pa nag-birthday dyan, ano? Pasensya na kayo, talaga. Salamat sa pag-upo nyo. Hinihintay nyo pala yung sabi kong yon. Pasensya na kayo. Pagkakaganda nyo dyan. Tuloy-tuloy na tayo. So, ngayon po, I would like to speak on this message. Nasa last series na po tayo because is this the last Sunday of December? So may isa pa. Sino pong present last Sunday? Yan. Ano ba yung message last Sunday? Huh? Greatness, di ba? Greatness in service. Growing in service. Sabi natin, growing in service. Di ba yung sabi natin, pag tayo ay naglilingkod, tayo'y nagiging dakila. Sabi mo sa katabi mo, dakila ka.
Ang mga naglilingkod, kaya after noon, eh, niyakap ako ni Sister Raquel, eh, kaya sabi ko, mag-MC ka, o di naglingkod siya. Nakapag-testimony pa siya. Amen. So lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon maglingkod. Dahil sa paglilingkod, ang ating mga supernatural ay nagpo-flow. The more we serve, the more we walk in the supernatural realm. The more na na-speed up. Meron tayong tinatawag na, everybody say, divine speed. Bago yan, ha? Diba? Mga alam nyo, divine assignment. Divine connection. O, diba? Bibigyan ka ng Panginoon ng tinatawag na divine speed. Lala kasi, brother, ibinto na nagpatipid dito, no? Sinong gustong bumilis ang increase ng sweldo? Aba, konti lang, hindi lahat kumbisido. Amen. Ako rin, amen. Sino gustong bumilis-bilis yung mga pinagpe-pray natin na magbalik loob sa Panginoon? Bumalik sila ng bilis-bilis. Huwag naman 10 years, parang hello, 60 na ako noon. Gusto ko naman yung kasama ko pa sila sa church. Amen. Yung mga sagot sa ating panalangin ay bumilis-bilis. Because the first miracle of Jesus was turning water into wine. Pinabilis niya yung process. Amen. So, pinapabilis ng Panginoon. Sabi niya nga, behold, I am coming quickly. Watch and pray. Sabi niyo nga, watch and pray. Kaya, pagbaba ko ng Sunday, tinanong ako ni Kuya Jun, sabi niya, yes, ano bang mangyayari sa September 23? Sabi ko, may alignment po. Pero ano mangyayari? May alignment po. Sabi ko sa kanya, okay, my alignment, it's a sign. Sabi ko gano'n sa kanya, okay? Sabi dun is, anong mangyayari? Anong sagot? Watch and pray. Ano ba mangyayari for the next 7 years? Ayaw ng Lord na tayo ay tutulog, tulog bilang Kristiyano. Amen? Kaya bawal matulog. Handa na ba kayo? Sige, taas natin ating kamay, isang kamay lang. Sabihin natin, Panginoong Jesus, sa'yo ang aking isip, ang aking puso, ang aking kaluluwa. Wala nang iba. Sa oras na ito, tamnan mo ang aking puso ng iyong salita. I rebuke the devil. No one can steal your word because this word is the key to my new beginning. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Let's flash for the screen. Ang ating pong pag-aaralan is the blessing. Sino gusto ng blessing? Yeah. The blessing of submission and obedience. Ito yata ang pinakamahirap na sermon na i-deliver sa buong buhay ko. Amen. Nagawa ko ay talagang kausap ko si Pastor Gani habang ginagawa ko yan. Okay? At inulit ko ang aking mga pagsisisi. Nag-chat ako kay Pastor. Pastor, again, no? May flashback, eh, no? Para talagang anointed pag nag-preach. So, Ogzono, if you want to multiply, if you want to have a divine speed, mga nade-delay dyan, yung mga hinihintay natin, we have to grow in the greatness that is submission. Yan tinatawag na the protocol of submission. Alam niyo big sabihin ng protocol? Protocol. The universe works by protocol. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 16, God made two great lights. He made the sun to rule by day. He made the moon to rule by night. There is a greater light and a lesser light. Ang moon, kumukuha siya, ang protocol niya ay kumuha siya ng ilaw sa sun. Ang sun may sariling speed, pag-ikot. Ang moon may sariling pag-ikot. I-flash nyo lang po yung verse, kung pwede, laging verse lang po. Kasi hindi naman po ako nag-makeup. Kaya okay, puro verse lang po ang ating flash.
culture operates by protocol. If the moon decided, ayoko na ngang mag-reflect yan kay sun. Kung gusto kong pabaliktad ang ikot ko, ay yan ang gagawin ko, sabihin ng moon. Diba? Yan ang mangyayari dun sa moon. Bilog ang buwan. Even the body. Gutom na gutom ka, nakita mo yung lechon. Nagpa-birthday si sister. E dapat nguyain mo muna. Na-excite ka. Na-miss mo yung protocol. Anong dapat? Nguyain mo ang ginawa mo, nilunok mo. Nag-skip ka ng isang procedure. Lunok agad. Ano mangyayari? Ma-indigestion ka. Or, pag ikaw ay nagsalita habang kumakain, alam nyo ba na dalawa ang tubo dito? Dalawa tubo natin. May pang-inhale, may pang-exhale. Anong tawag yan? The trachea. At merong isa yung esophagus. Pag nagsalita ka, o-open yung trachea. Huwag kang magsalita. Kasi dun mapupunta yung ibang pagkain. Yeah, automatic kasi nagko-close yun. Nag-automatic, may automatic repel system. Kasi ibig sabihin, nagsalita ka, you know, bukas, bumubukas-bukas, gano'n. Alam nyo ba yon? Tulog kayo nung grade 5 kayo, tinuro yan sa teacher na sinabihan. Di ba? Ang esophagus sa pagkain, yung trachea, yung sa lungs yun. Kaya, because even our body moves by protocol. Sabi nila, yung mga dadidisrupt ang mga period, ang daming iniisip, nag-worry, nadidisrupt. Bakit? Kay isip, imbis na matulog, hindi makatulog. Biro mo yan, sa tanda kong to, I learned na pala pag mayroon tayong period, mga babae, yung mga hormones, may part noon na dito na nire-release, umaakyat sa vein, umaakyat sa utak. Tapos, nagiging moody. Ah! Ano ba sabi niya? Umaakyat-akyat pala doon. No? Kaya pag hindi nakatulog yan, pag inaasar yan, moody. Kasi may part ng hormone by protocol, kailangan niyang gawin yon or madidisrupt. Pag nadisrupt siya, hindi siya lalabas. Pag hindi siya lumabas, magkakamayoma siya. Asawa natin, sabihin nyo, matulog ka na, honey, meron ka ba? Sino pa hinga ka na? Kamagkamayoma ka. Diba? Diba? Yung pala yun, kaya bakit sinasabi sa Bible, even sa Leviticus, pag may period ang babae, magpahinga, umupo, diba? I mean, if we will go back, because God is the God of protocol, He does things by procedure and order. Lahat yan may order. So, the protocol of submission is part of God's design for maturity. Hindi pwedeng mature ka na. Paglabas mo, X times 1 times 6, negative X, nagko-compute ka na. The square root of the mile, o gumaganong ka. Hindi pwede, God doesn't break protocol. Pag nagbe-break lang siya ng protocol, yung mga supernatural, meron siyang gustong ma-accomplish. But God is a God of the natural. He's also the God of the super. Pero tayo mga Kristiyano, gusto laging supernatural. Supernatural na lang, Lord. Pag gising ko, andyan na yung mapapangasawa ko. Aba, mag-toothbrush, andyan na siya sa'yo sa harap mo. Wala nang ka-effort-effort. Diba? By grace naman eh. Pwede ba hindi ko na siya ligawan? Siya naman ligaw sa akin. Diba? God operates by protocol. Talking about, you know, the law. And ang high priest mo ay equivalent sa PhD in theology. And he was 12 years old.
he was conversing. Okay. So basahin po natin. 1, 2, 3, go. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. So nagkaroon po siya ng increase or maturity. Oxo in wisdom. Papasok po ang submission and obedience sa wisdom. Ang tao pong may wisdom, submitted. Sabi nyo, ang may wisdom, submitted. Ulitin natin, parang sa ilong. Ang may wisdom, submitted. Okay, hindi pa tayo tapos there. Sa 53, yun ang pinaka-main verse ko. Okay? Let's operate by protocol. Pag sinabi ko, saka nyo baguhin. Ganun eh, no? Okay. So sa 53, mali na pa. 53. Medyo mali. Walang 53, mali pala ako sa 52 lang. Talaga naman, no? Yun na pala yun. Okay, balik tayo sa verse. Sa verse, kanina yung flash. Yung word, sa ibang version po niyan, sabi, the child Jesus grew in wisdom. The child Jesus grew in wisdom. Yung word po na grew doon, the oxono, sa iba pong version ay yung ng child. Sabi nyo child. Ang word po noon ay pais. Sabi nyo nga pais. Pais is from 7 years old to 12 years old. Sino dito ang may anak na 7 to 12 ngayon? Oh, marami dito. Kayo lumaki na. Tapos na sila sa pais stage. Ang pais stage, dyan mas matinding ino-observe. Kailangan ma-DNA mo ang submission sa bata. If you miss that zone of teaching submission sa bata from 7 to 12, hindi ka pinalis, di ba? Kasi pa-stage siya eh. Oh. So may stage siya. Kailangan matutunan niya ang submission and protocol. Because submission and protocol will catapult your child to his destiny. Ang batang hindi marunong, hindi napasunod ng magulang, hindi mapapasunod ng teacher. Tapos nagagalit yung parent. Bakit yung anak ko? Baba ng grade? Di sumusunod. Eh, sa'yo nga di sumusunod. Diba? So that is the pai stage. Even Jesus submitted himself. Next slide. Doon pa pala. Balik. Okay. Even Jesus, during this stage, mas may alam siya kay Mary and PhD na nga siya eh, di ba? At 12? Sinong kausap niya? PhD level. Pero hindi niya minaliit yung parents niya. Sino dito yung feeling niyo mas matalino na kaysa parents niyo? Submission is the attitude. Sabi niyo nga attitude. Eh, di ba usong, uy, may attitude. Yung mga gumagano ng kamay, gumagano yung ulo, rumoroll. Ano ba? Mga ganun ba yun? Kuha ko ba? Baking kilay ko. Baba mo. Mga, uy, uma-attitude talaga siya. Di ba yung mga ganyan? Uma-attitude. So, sabi, in the last days, people will be lovers of themselves, rash, brutal, disobedient to parents. Kaya tinuturo po itong submission. Kasi po ang ating bansa pagpapalain. At gusto natin yung mga anak natin ang pagpalain. So even Jesus, he's God in flesh. Pero hindi niya sinabi sa parents niya, excuse me, yaya ko lang kayo. Hindi niyo ba naalala yung mga regalo ko, pinanganak ako? Even the stars aligned during my birthday. Excuse me, wag niyo akong pagsabihan. Umattitude ba si Jesus? So sabi, he was subject to his parents. Even the God who made heaven and earth followed the protocol of pais, of submission. Because honor is the key
to our destiny. Pag ang anak natin, hindi natin tinuturuan magpo and opo at gumalang, hindi sila mapopromote. Tayo rin. Kaya tayo tinuturuan nila Pastor Gan, nila Pastora Tess, may G12 conference, dapat nandun tayo, wala tayo sa Hong Kong. Wala tayo sa beach. Parang konti lang nag-amen. Ano? Ano ba talaga? Nasaan ang honoring sa atin? Nasaan tayo pag sinabi ng spiritual leader natin? Every Sunday, nasaan ba tayo? Nakakalungkot, sabi nga ni Raquel. Naalala ko, marami akong pinag-pray dito lagi. Yung mga pupunta ng abroad, Lord, grant yung visa, sana ma-approve. Nung approve na, pinagpala na. Parang wala, parang nakikita mo sa Facebook, nasa Pilipinas pala sila. Nakalimuan nila yung talipapa, third floor. Pero nung wala pa silang dollar, kahit mabaho yung entrance, nakakaakyat. Nakakalungkot. Sabi mo sa katiyo, hindi ako yun. Kasi dito ako. Biro mo talagang, Lord, sana talagang yung dollar ang euro. Pagpalain mo siya, maitaas ang kalagayan ng kanyang pamilya. Talagang luhod. Amen. Lahat tayo, sakit na ng kilikili mo. Nakitaas ka rin ng kamay. Diba? Tapos makikita mo sa Facebook, ay, nasa ganyan. Sige naman. Ayoko ngang ilan. Excuse me. Bad eh, no? Bad ba ako? Hindi. Kasi the Lord, sabi ng Lord, where is my honor? Where is my honor? Where is my honor? Eh, sabi ko sa anak ko, may ROTC Sunday, umaga, dumiretso ka sa church ng alas dos. Amen. Dumiretso ka. You have to obey me. Because I am a delegated authority ng Panginoon. Ayoko masanay siya na ganon. Sorry, buti na lang hindi ako ang nanay ng anak nyo. Amen? Kaya mga anak ko, pagpapalain at pinagpala. Amen. Andiyan na ba si Maximus? Pakitawag nga po si Maximus at si Maximus po ay may... Okay, honor your father and mother. After last Sunday, he spoke to me and sa aking asawa, pareho naman po kami, at sabi, we have to set our house in order. I think, ang laking sa ating mga anak kung pag may memorize ng verse. Naaalala yung memorize ng verse. So, nag-agree kami ni Daddy, everyday anak ha, kung sa school, ang dami mong minememorize ang word of God, di mo ma-memorize. Anong sabi sa Psalm 119? Thy word makes me wiser than my teachers. Do you want to be wiser than your teacher? You memorize the word of God. So I asked him, you start memorizing the word of God. Okay? Monday. Monday, Lunes, ang sinaulo niya ay Proverbs chapter 3, 1 to 5, 5 verses. Okay. Tuesday, verses 6 into verse 10. Okay. Eh, meron pala silang ano, qualifying exam sa quiz bee. Para masali sa quiz bee, kailangan ma-qualify. Eh, Sunday naman, pagod na ako mag-preach, di ko naman alam na qualification ng Monday, hindi wala naman na kami masyadong, hindi ko naman na-review ng, ano lang, oh, anak, ano ka ba? Punta ka nga sa kuya mo, pa-review ka. Pagod na ako eh, nag-preach ako. Oras ako na pag alas dos. So, nung ando na siya, come over, Maximus, sit here beside Ninong Maynard. Okay. Nung nando na siya, Monday, pagdating ng 9 o'clock, recess, hinanap ako. Oh, Mommy, I am very sorry. I don't think I can, I am qualified. It was pretty hard. It's not for third grade. I think it's for high school. Oh, it's all right. Did you pray? Yes, in fact, in the middle of the exam, I prayed like that, and my teacher called my attention, Max, what's wrong? But I cannot say I'm praying. Oh, you remember? Do you remember a verse? Trust in the Lord with all your heart. It's all right. It's all right. It's just you did your best.
Pagdating ng 12:30, uwian, parang may flash man. Ha, Maria! It's a miracle! Mommy, I made it! I have qualified as part of the team! Oh, I can't believe it! Can't believe it! Ayaw niyang magpatotoo na iya ba? Anak, magpatotoo ka. Tapos, sige po, papuntahin niyo mamaya yan. Di sabi ko, wow, you qualified! So when is the actual quiz B? Para namang hindi ako yung principal, ano? Sabi ko, Wednesday. Eh, syempre, faith without works is? Lagot naman ako sa Lord, kinwalify niya na nga, hindi ko patuturuan. Kaso, English major ako eh. Pag ako nalang maturo ko, mas magaling nga sa akin yan sa fraction. Pero tinry ko pa rin yung best ko. Hindi naman lumabas yung mga ano ko. Ang mga inano ko lang yung mga ad-ad. Iba na pala ngayon, ano? May probability na pala ng grade 3. Bakit ganun? Mga integers na gano'ng grade 3. Also, sabi ko, oh anak, yun na, the on the spot na to, no? 16s, dun siya sa isa. Kasama siyang grade 1 makulit, grade 2 makulit, siya yung grade 3, kasi group team eh. Yung isa, kinukuha yung ano niya. So, yun siya ng isa. So, 10, 9, 8, di ba? Nagkukulitan sila. So, kita ko gumaganong-ganon siya. So, nung first round po, 6, kailangan 3 team lang ang makuha. First question, siya lang ang hindi nakakuha. Tapos sumunod, talagang kulelat. Pero nung tinotal, pagdating ng difficult round, puro difficult ang alam niya. Kaya bagsak siya sa easy. Difficult ang alam. Pagdating sa huli, wow, 15 points yung first, 15 points yung second group, siya 9. Kumabol, kulelat. Tapos sabi ko, di ano, sabi ko, di break. Punta ko sa office, sabi ko, oh Lord, talagang matindi naman yung mga, ba't ganun yung anak ko, hindi po nagko-compute, gumaganon lang. Yung iba gumaganon na. Tapos, anak, pati ka nagko-compute. Ay, kung ganyan. Talaga yung chan ko, hindi na alam, ano, doon ako sa likod. Tapos yung second round po, wala, nilampaso na po. Mula easy hanggang difficult, siya na po lahat ang nauna. Maximus, Licarito, honor your father and mother that it may be well with you. Max, talagang nahihiya po siya, nahihiyahin po siya. I couldn't believe it. Hindi ko po talagang hanggang ngayon feeling ko ba, oh my God, this is the feeling of a champion. Kasi English major ako eh. Di ba? Parang, hello, tapos yung asawa ko, parang business mat lang ang alam. Parang,
po, minuba ko ng Lord. Dumating na brother, kasi sabi ko para sa anak mo yun, pinagpala naman yung anak ko, pala pa ka natin sa bahay mo. Naglalaban ako, sasabay na ako, may kumatok pa, may dalang piling ng saging, may dalang ano, at one year ko nang hindi nakikita yung tao, bago siya uwi, sabi ko, look, nag-birthday ka pa nga. Di ba? Why? Honor begets honor. Pag di tayo na so that it may be, sabi niyo, well. Well. Submission is not a position of inferiority. Nung nagbinata na si Jesus, tinuturuan ni Joseph, isang kindat lang na Jesus, kaya niyang gawing ano yan, di ba? Gawa nga ako ng bahay. Ba't kailangan pa? Utos po ang mga pastor natin, may pinapakita. Ibig sabihin, inferior tayo. Big chief si pastor, little Indian tayo. No! We are submitting for our benefit. But ako nagsasubmit, it's for my destiny. It's the attitude. Marami nag-o-obey, pero nagko-complain. Amen? Eh, ako mahihiya. Nagsisiuli ako. Pwede naman ko ulit ako magsisi, di ba? Hindi sabi ko, chinet ko, about pastors. Matagal na, no? Pero ulitin ko na lang. Para mas maganda, may anointing, sabi ko. Sa lahat po ng quiet in submission ko, please forgive me, Pastor Dan. I have to say it. I have to chat it. Kasi hindi preach ko eh. Quiet in submission. Meron ba yun? O tahimik ka lang, pero sa utak mo, alam niyo na yun, nagsisi na rin kayo. Gusto niya ng divine speed. Sabi sa kata, magsisi na tayo. Daddy, magsisi na tayo. Ha? Kunting sisi-sisi lang. Okay, masarap yan marinig ng pastor natin. Masarap yan marinig. Tinext ka, di ka nag-reply. Aray. Mag-sorry ka naman. Di ka na nag-reply, di ka pa nag-sorry. Parang may kausap sa hangin yung sa leader mo. Makausap ko, wala nagre-reply. Diba? Submission is not a position of inferiority. So again, that's a protocol. If you miss this protocol, I'm sorry. This new year, this next 7 years, baka babalik ka lang dun sa sarili. Gusto niyo ba yun? Maganda na yung last 7 years ko. Pero gusto pa ng Lord paganda na. This next 7 years is the... Wow! I'm so excited! Kasi after 3.5 years, graduate yung anak ko. Hindi ako patrabaho. Diba? I'm looking forward kung the Lord will not come yet. Yung 5 years ni Luke, dahil quarter, 3.5 years, that will be yung masaya. Diba?
to submit to and prosperity will not because if prosperity is just natural, you know, ang prosperity ko kasi hindi yung pera, prosperity kasama ko si Lord eh. Ano pa ba yun? Kasama ko si Lord, everything is in me, is with me and for me. So tingnan mo si Jesus, ba't yan ang pinili ko? Yun yung sabi ni Jesus, samahan ka ng mga study, Lord, walang pili. Lahat talaga eh. Tamad na ako. Doon na lang tayo. Nag-submit siya. Ang dami niyang pili. Nakita niyo ba yung sangkatermang binibenta ni Jenny? Sabi ko, pinagpala talaga to. Amen? Hindi ko alam kung ano yung ordering ko. Ang gaganda. At ang daming mga magagandang kanina marinig. Amen? May dala ba dyan? Prosperity will come to you because you are submitted. Ipasa sa ulo to sa anak. Okay, ready na ba? Nakihan nyo doon sa door? O, doon sa kusina? Pero my sister, okay, kaya ko sa ang inaanak ni Joy. Dati, si Luke, pinaplansya ba yan? Yung shirt niya. Yung pampasok niya. Kahapon, level up! Pati uniform ni Ma. So, uniform ko na. Sobra naman yan, ha? Ano yung mag-chat-right ano na yan? Katuwa, di ba? Marunong na mag-branch. Sige ko bang marunong mag-branch? Hanggang second year high school yun, nagyaya yun. Di ba? Pero proud na si Konya, marunong na mag-branch. Buti na lang umalis si Konya. Amen. I love you, Tom. Next slide. Basahin natin. Jesus is submitted to the Father. Ano yung assignment? May assignment si Jesus. 30 years siya nag-submit sa parents niya. 3 years lang yung assignment niya. Mas matagal pa yung submission. Amen? Mas matagal yung 30 years siya nag-submit. 3 years lang yung kanyang assignment. Lahat po tayo may assignment. Ine-expect ni Lord, just like Him, hindi niya po minagig yan. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of Him who sent me. Maliwanag po ba? So ito po si Jesus na po ito. We're not talking about our pastor at Savior. We're talking about Jesus. And sabi sa akin ng Lord, very strongly, our destiny is coming 7 years. It's really predicated on our attitude. Hindi yun na-probate. Pagpunta ka nga sa church, mamadali ka naman para sila ka dyan. Ito ba tapos? Tayo ka na pastora yun. Ano yung mga tayo sa ano lang? Online na lang tayo para pwede ka. What is submission? Submission is the humble attitude of following command. By submitting, we participate in our own greatness. Kasi great ka na eh. There's a seed of greatness. Halimbawa, ako ang sa'yo ng po may mga next level tayo. May mga next level, hindi pa yan ang level mo. Kung masaya ka na sa position mo, kung masaya ka na sa business mo, meron pang hinahanda si Lord sa'yo. E kung kontento ka na dyan, God is challenging us for our greatness. Say yes to God. Yan yung kanina, submit to God. Another version says,
sa kanya, wala siyang sagot kundi. Pero may isa pa siyang alam sa akin. Hindi ko tinuro. Pag dumadaan ako, anong sinasabi niya? Ganda naman ni Ma'am. Oh, di ba? So, siya nag-ayos sa gate 1. Tuwan-tuwa yung asawa ko. Siya nag-ayos ng roof namin sa gate 1. Dalawang araw lang. Roofing, lahat. Sige, text niyo ako kung ano. Ayun, magaling. No? Dali lang yan, Ma'am. Saka maganda rin si Ma'am. Oh, okay na yung dalawang yun. Approve. Kaya may proposal ng salary. Well, hindi madali yan. Madali lang yan. Sasabihin din ng boss mo, madali lang yan. Sige, magsipag ka. Magsipag ka. At pag nag-negotiate ka ng salary, uunahan ka pa ng boss mo. Madali lang yan. Name it. Diba? Anong gusto mo? Dollars o peso? O, di ba mga ganun lang ang tanong sa'yo? Magsipag. Naiintindihan po ba? We submit, we participate. Para sa atin yun. Kaya, bakit talagang love ko si Ate Lu, si Ate Mila. Kasi talagang nakita, nung nag-uumpisa pa lang akong nanay, nakita ko sa kanila eh, di ba? Okay. Kaya mga anak, great! Kasi tinuruan eh, di ba? Oh, next. Next na. Oh, favorite ko to. Favorite din to ni Kuya Jun eh. Okay, basahin natin. Ano sabi ni T.D. Jakes? God is not preparing the blessing for you. He is preparing you for the blessing. Oh, sarap i-post, di ba? Pero i-credit nyo, T.D. Jakes. Hindi kayo nagsabi. God is not preparing the blessing. Kasi may blessing ka na eh. He is preparing you. Diba? Kung anak ako, meron akong pera na para sa kanya, bibigay ko ba agad? Ba, 5 million, bibigay ko ba agad yan kay Ziki? Punta yan sa Burger King maghapon. Doon, tapos katabi, Chow King, Yellow Cab, diba? Ba't ko bibigay? Ano siya? I'm preparing him for the blessing. Because greatness has no finish line. Next. Basahin natin. 1, 2, gising, go! Submission is a process God uses to elevate you to greatness. Ito pala ang pang-promote. Sino gusto ma-promote? Isa pa, sino gusto ma-promote? Tingnan nyo si Raquel. Wala man po akong trabaho, sa bahay lang ako, pastora. Uwi na nga ako, hindi naman para sa akin yung tingnan mo naman si Raquel. Ka-promote-promote. Tingnan mo naman ang kanyang washing machine. Talo yung washing machine ko. Eh, di ba na-promote? Palakpakan. Luluhod na rin ako 30 days. Di kasi ako nag 30 days, 2 days lang eh. Kaya hanggang ngayon, ano pa rin ako, di ba? Clorox, okay. Washing machine, di ba? Pin-remote ni Lord. Submission is a process God used to elevate you to greatness. Why? These days, difficult times will come. Men will be men. Men will be lovers of self, lovers of boastful, arrogant, reviler, disobedient to parents, ungrateful, unholy. Yan ba para ba sa greatness yung mga taong yan? Hindi pwede. Kaya dapat tayo na nagpe-pray ng PX3, na nagse-cell group, tayo na nag-church, tayo na nag-i-invite, tayo na pupunta sa national conference, dapat nare-register at ang pangalan natin sa heaven. Tingnan nyo si Jesus. Sino si John the Baptist? Pinsan niya. Sino ang mas great? Si Jesus. Bago siya magpabaptize, kagagali niya lang, kapapasa niya lang ng matinding test. 40 days siya sa wilderness. Tinempt siya ni Satan. Oh, amen. I'm so filled with the Holy Spirit. Ano ba yan? Sino ba yung nagbabaptize dyan? Nagbabaptize nga ako ng Holy Spirit eh. Tapos sasabihin, babaptize siya dun? Ang dumi-dumi ng Jordan? Tsaka pinsan niya lang yan. Ako, immaculate conception. Siya, natural conception. Di ba? Parang layo, man. Layo eh, di ba? Pero ano? Nakita ni John. Nakita,
Behold, binabaan ng Holy Spirit si Jesus. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Ang dami magpapabaptize pero na-recognize niya na Jesus is the Lamb of God. Di, ito na si Jesus, magpapabaptize. Sabi niya, sandali, hindi pwede. Ako nga dapat ang protocol. Ako nga dapat ang heavenly protocol. Sabi ni Jesus, eh wala pa tayo sa langit eh. Nasa earth pa tayo. Sa earth may protocol. Sabi niya, sundin muna natin, brada. Sabi niya, pinsan, sundin muna natin. Okay? Ano nangyari nung sinunod niya? Kahit siya ang Diyos, siya ang inilublob. Para bang sinabing siya yung makasalanan? Di ba it's a baptism for repentance? Eh di ba wala siyang kasalanan? Minsan wala kang kasalanan pero nagsusorry ka na rin. Sinong ginawa na rin yun? Pagpapinagpala ka. Sa school, nagsusorry ako kahit wala akong kasalanan. Oh, I'm very sorry for what happened. Eh, sorry ako for what happened. Hindi dahil kasalanan ko. Oh, di ba? Pero mag-sorry ka na. Para tapos na. Baka mag-deped pa kayo. Sige kayo. My sincerest apologies for the delay. Eh, syempre, umulan na delay, no? Bakit daw kailangan 4 o'clock naghihintay siya sa gate? 4 o'clock ang dismissal. Eh, ilan ba yung lumalabas? Lord, magsusuri na lang ako. Submitted eh. Amen? Kasi Jesus Christ, sabi sa katabi mo, mag-sorry ka na. Ako, ano ba yan? Oh, ano ba naman yung mag-sorry? Stop being offended. Yan yung mga na-popromote. Oh, I'm very sorry. Tapos dati, nagsusorry ako, pero yung mukha ko, hindi ko kasi masyado akong totoo eh. Ang hirap yung makasalanan na. Okay. Yeah. Diba? Kaya yung mga sa call center nagkakakancer. Bakit? I-rate customer din nila. Kasalanan sila minumura. Diba? Oh, thank you for good information. Klaw, masaya ka pa rin. Talaga. Diba? Binabayaran. Pero tayo, because we know that negative things should repel us. Di ka na tinatablan kasi punong-puno ka ng Holy Spirit. Alright, very sorry. Next time, we'll do better. Attitude. Okay. So, honor, anong nangyari? Ito na. Last na to, ha? Nangyari. Bumukas ang langit. Sabi siguro ng mga tao, sino ba yung binautismuhan? Makasalanan din pala yan. Nakita ko yan eh, anak ni Joseph yan eh. Sabi ni Mary Joseph, mabait daw yung anak nila. Eh, bakit nagsisisi? Eh, bumukas ang langit. Nagsalita si God. Anong sabi niya? This is my beloved son, in whom I am well pleased. Heaven will register you. Kahit sa earth, hindi ka nire-register. Ang mahalaga, registered ka sa heaven. Sabi mo sa katabi mo, registered ka sa heaven. Registered ka. Diba? Mga titinda mo, may maririnig na lang ng voice yung mga nang aaway sa'yo. Yung mga nang aabuso sa'yo, makakarinig na lang. Ay, may nag-amen doon. Gusto nyo ba yung mga kaaway nyo, kausapin ni Lord? Eh, be submitted lang. Kakausapin na sila. Diba? Ganun ang mga nangyari kay Abraham. Huwag mong galawin yung ano niyan. Huwag mo siyang galawin. Akin siya, sabi ni Lord. So, next. Kumbinsido na ba kayo? Are we a submitted church? Uy, bakit yun nandito kayo ha? Sige, ang mga uuwi lang yung banda doon. Yung dito magstay. Are we a submitted church? Okay. Pag malakas ang amen, mabilis. Next. Why do we submit? Because God instituted all authority. Sino ang naglagay kay Digong? Sino? Sino naglagay kay Trump? Sabi all eh, di ba? Sino naglagay sa boss mo? Naasar ka? Oh, ba't hirap na hirap kayong sabihin? Si God din yun. Kasi ginagamit niya yon to keep you submitted. Mamaya malalaman nyo. All authority is from God. Basahin natin. Let every person be subject to the governing authorities.
For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. So ano yung mga instituted? Father and mother. Sinong may magulang dito na buhay pa? Tas nyo pa? Andito ba sila? Tingnan nyo nga. Be subject to them. Huwag mong sabihing natapos mo, ganito ka, ganito na sweldo mo. You are subject to your parents. Aba, sa youth na pala to. Dapat sa youth to. May youth ba dito? Mother and children. Meron akong kilala. Asar na siya sa anak niya. Sabi niya, anak, ayaw mo naman pala akong sundin. Sabi ko sa'yo, magpaalam ka pag uuwi ka, kababae mong tao. Sabi ko, hanggang 9 PM ka lang, mag-text ka kung nasan ka. 3 consecutive times, 3 AM ka umuwi, kababae mong tao, graduating ka. Gusto mong ma-hazing? Ah, joke. Gusto mong maitapon dyan sa garbage na yan, naka-short ka pa. Tapos gusto mo, irespeto ka, lalakad-lakad ka dyan ng ano. Sige anak, paaralin mo na lang sarili mo. Maghanap ka na ng bahay. Hello? Gusto niya gawin yung sarili niya, pero gusto niya pakainin siya, supportahan siya, di ba? Yan siya ng pangload, pero di sumusunod. Anong gagawin natin sa anak na yan? Ipapag-pray natin. Ba't naroon tawa ka? Ikaw ba yun? Mabay, submitted ka naman, di ba? Ba't tatawa ka? Gagawin natin sa anak na yan? Dalin nyo dito, bitin natin, joke. Okay. Our national leaders, our authorities, we respect them for their position. Kahit di natin sila type. Ano ba yan? Dilaw ba yan? Pula ba yan? Orange ba yan? Ano ba yan? Respeto nyo pa rin yan. Amen? Oh. Church, we respect our pastors. We respect our leaders. Business and employer, we respect them. Okay? We respect them dahil sila ang authority. Sila may-ari ng eskwelahan. Sila may-ari ng kumpanya. Okay. Next. E paano? Kung ano? Yan namang leader ko, hindi ginagawa yung ano niya. Magpapaka-attitude nga ako. Eh naman, bakit naman mali naman siya eh? Mali siya kasi hindi niya ginagawa yung tama. Sabi sa 2 Corinthians 10:13, ito yung lagi ko. I'm so happy na naituro sa akin to ng 17, 18 years old pa lang ako. Kaya naniwala ako, binigyan ako ng Lord ng divine speed pagdating sa karir ko. Why? Na-learn ko tong verse na to maaga pa sa buhay ko, pa sa ulo natin, sa mga anak natin. Basa! But we will not boast beyond our measure, but within the measure of the sphere which God apportioned to us as a measure to reach even as far as you. Ang context po dyan ay pinaglalaban ni Paul yung kanyang pagiging apostol. Kasi inaatake po siya ng mga other na parang, ano ba naman yon? Di naman yan part ng 12. Tapos para namang ganito, ganyan, ganyan. Sabi niya, ako, ang pinagyayabang ko lang, yung call sa akin ng Lord. Hindi ko pinapakailaman yung call ng iba. Eh tayo iba eh. Sekretary tayo, pinapakalaman natin yung trabaho ng treasurer. Iahabla natin yung presidente. Ano tayo? Sergeant at arms. Diba? We live in a culture that questions authority. Hindi yung gawin mo lang, yung dun ka imemeasure. Kung HR ka, HR ka, huwag ka magpaka-presidente. Pag tinanong ka, ibig sabihin mo. Kaya nga sinabi, submit to your husband. Amen? And husband, love your wives. Anong gagawin ng husband? Yun lang, period. Anong gagawin ng wife? Oh, wag mong agawin yun. Sino magmamahal daw? Love me. Love me. Ano sabi? Love lang. Eh pag nilove nyo yan, joke. Pag love nyo yan, submit na submit yan. Amen, joke. Mahalin nyo lang. Huwag kayong magkaganunan. Sandali, sabi mag-submit kayo. Sabi love mo ko. O di, nagpakialamanan sila ng sphere.
si Samuel po, prophet. Ang trabaho ng prophet, mag-conduct ng, ano yun? Sacrifice. Inainip to si Saul. Tagal-tagal naman ito niya, no? Bagal eh. Tagal-tagal. Ako na. I-offering ko na. Nagkalit si God. Pagdating niya, naamoy niya na yung offering. Sino ang nagano ng offering? Eh, tagal mo eh. Ano ka ba? High priest ka ba? O hari? Hari. Eh, ba't mo pinakaalaman yung office ng high priest? Are you getting me? Sabi mo sa ka, huwag pakialam meron. Lakas-lakasan. Lakas natin. Naririnig. Huwag pakialam meron. Wala lang. Huwag lang pakialaman kasi. Okay. Protocol lang. Protocol. Diba? Huwag mo lang pakialaman. Okay? Pag may mga directive tayo kay la pastor, kung hindi ka agree, magtanong ka. Pero huwag kang mag-complain, lalo na in public. Ba't ang konti nag-amen? Eh, bakit ba dyan yung ano? Eh, di tanungin mo. Don't stir arguments. Huwag tayo magtanim ng doubt sa ating mga leaders. Okay? Magtanong ka lang. Kasi gusto mo, ayaw mo lang kasing sumama. Nandadamay ka pa. Oh, umiyak tuloy yung bata. Kasi, ayaw mo lang. Gusto mo lang mag-defend. Gusto mo pa may kasama. Misery loves company. So yan, anong sabi ni Lord? Dahil sa'yo, nakingingingi alam ka, nang hindi mo spear, you are rejected. Sino gusto ma-reject? Next 7 years, sino gusto ma-reject? Walang may gusto nun. Ayoko ma-reject. Mag-submit. Amen. Praise the Lord. Sa likod, magpapatalo ba kayo? Mag-submit. Amen. Hindi ibig sabihin submit, yes man ka. Submission has nothing to do with being quiet. Hindi porket nagtatanong ka, insubmissive ka. Maliwanag po ba yon? Hindi po tayo tahimik pag meeting. Pag meeting, yan ang time na magtatanong. Hindi yung pagkatapos ng meeting. Pwede nagmi-meeting si pastor, nagmi-meeting si leader. Ayaw mo magtanong. Tapos pagkatapos, in Jesus' name, amen. Pagbaba mo, ano nga daw ba? Baka siguro. Hindi ka nagtanong. Okay, next. Leaders, help you become super bigger, super better. May libro po niyan eh. Super not, better pa, bigger pa. Hebrews 13, sino po mga leaders dito? Taas, primary 12. Leaders, obey your spiritual leaders and do what they, their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Ako po haharap sa Diyos, lahat po ng cell group member ko, tatanungin ako, ano nangyari kay Melba? Ano nangyari kay Senny? Ano nangyari kay Jenny Bib? Ano nangyari kay Jen? Ano nangyari kay Elaine? Ano nangyari kay Lisa? Tanungin pala tayo ni Lord sa cell group member natin. Amen? Eh Lord, matigas ang ulo. Pero pinag-pray mo ba? Pinagsabihan mo? Opo. O yun. Pinagsabihan mo pala. Dinalaw mo ba? Dinalaw ko po. Tinext mo? Opo. In-encourage mo? Opo. Give them reason to do this with joy, not with sorrow. Pag hindi sumusunod ang anak mo, masaya ka ba? Pag nakasimangot yung anak mo, masaya ka ba? Pag may ginawang kalokohan ng anak mo, nagpapaparty ka ba? Ganon din ang Panginoon, yung mga leaders. Huwag natin pahirapan ang kanilang buhay. Amen? Konti na lang ang... Alam mo, mga nababalita ako, hindi maganda eh. Sige, tuloy mo nga yan, sister. Encourage me. Kasi... 5:40 na ako natulog eh. 2 hours pala tulog ko. Amen. Tinapos ko po yung lamba ko ng 11. Amen. Praise the Lord. So, konting ano, encouragement.
encourage me. Ano may sinasabi ko? Huwag natin sila, yung pabalitaan ko, may pastor, no? Namatay, 40. Yung pinalitan po ng asawa ko na church, ngayon, alam niyo po pa, bata pa, namatay. Sumakit ang ulo sa membro. Di ba? Parang ang daming yung problema. Amen? Huwag po natin patayin yung mga leader natin. Pag hindi natin sinunod ang presidente natin, people power! Isumunod na lang tayo. Di ba? Iyabla ko yan. Sabi niya, magprotesta rin kayo. Ako rin magpuprotesta. Mas mahal pa ang sweldo ng general sa akin. Sabi ni Digong, so magprotesta rin siya. Eh ako ayoko magprotesta. Magpe-pray na lang ako. Kasi mas matindi yun. Pag yan na nagpala sa'yo, hindi mo kailangan magprotesta. So sabi dito, pagaanin ang buhay. Mga anak, tayo lahat tayo mga anak, pagaanin natin ang buhay ng parents natin. Yung mga ka-age ko dyan, nabuhay pa ang parents. It doesn't mean whether naging perfect parents sila or hindi. Next slide nga, itong puntong to, napakatindi nito. Ito, yung mga mature lang ang nakakasunod nito. Tingnan mo, si Nebuchadnezzar saka si Daniel. Sinong mas mataas? Si Nebuchadnezzar o si Daniel? Nebuchadnezzar. Pero sino ang registered sa heaven? Sino ang submitted? Kanino sinabi ng Lord yung mangyayari? Sinong kinunsult? Si Nebuchadnezzar o si Daniel? Alam mo kapatid, di mo kailangan ng position para sumikat. Hindi kailangan maging head pastor ka, maging primary 12 ka. If you are walking in the realm of divine authority, people will seek you. Lalapitan kanila, hindi mo kailangan maging primary 12, secondary. Dito lang naman yan yung primary, secondary. Kay Lord, lahat tayo pantay-pantay. Palapakan natin ang Panginoon. Si Daniel, he honored the king. Oh my king. Niya sinabing, oh, sabi ni Lord, chugi ka na, magiging hayop ka, mano ka, magaganon ka after 7 years. No! Sabi niya, oh my king. Daniel is so submitted, he honored the king. Si Joseph and Pharaoh, sinong mas mataas ang posisyon? Isipin niyo yung boss niyo, sino mas mataas ang posisyon? Yung boss mo. Pero sino ang anointed? Hindi niyo masabi, sino ang anointed? Ikaw pala eh. So ibig sabihin, ang gusto ning Lord, you are so anointed, your boss will seek you. Kaya alisin yung attitude. Mararamdaman niya kasi yan eh. At kahit nag-iinarte ako dito, magaling pa rin. Hindi bumababa ang performance level. Kahit ang dami niya ng ano on every side, there's something in this person. May date ka ba after ano? Can we have coffee? Pero actually, sinasamba ka na yan. Kinakabahan na yan na aalis ka. Oo, ka-counter-offer ka na yan. Right? I passed my resignation dun sa dati kong school. Big Dad has to go to Mandaluyong and have dinner with me. And the board said, please, don't leave. Binigyan pa ako ng cash. Ay, ganun. Alaga, huwag ka lang mag-leave, ano? Hindi naman po yan. Ah, sige po, joke. Tinanggap ko rin. Ano? Sabi ko, it's a gesture of, ano, inabol nila ako. Nag-resign na ako, di ba? Kasi ayoko ma-dishonor yung nag-hire sa akin dun kasi mahal ko siya. Siya ang nauna doon, hinire niya ako. Itinanggal siya. Courtesy sa akin eh, ako ang gustong ipalit. Ayoko siya masaktan. Hindi ako para sa posisyon, I honor her. Kaso hinabol nila ako at sabi, tingnan mo yung mga bata, mga teacher, wala, anong gagawin the middle of the school year? So I have to honor God. Ineserve ko naman na sa kanya, alam naman niya nang nag-resign ako. Alam naman niyang di ko hinabol yung posisyon. But I have to say yes to God and prosperity will come. Agree with God and prosperity will come. Sinong mas mataas? Si Saul o si David? Si Saul. Sinong armor bearer niya? Biro mo, sinisilbang, bigyan mo ng tubig,
sunod ka ng sunod, tapos nung medyo gumagaling ka na, insecure na sa'yo yung leader mo. Diba? Parang, bakit ba siya? Di ka na pinapansin. No, parang, ba't di ako pinapansin yun? No, dati naman sa church, pinapansin niya ako. Nung dumadami na yung ano mo, parang masikat ka. Parang may ganun, di ba? Let's admit it, sa office, kahit sa kapitbahay, ganun eh. Di ba? May ganyang kapitbahay, nakabili ka ng ano, parang di ka na pinapansin. Anong ginawa ni Saul? Saan kakaasar ito, ha? Lahat ng ginagawa niya, pinagpapala, ma-spin nga. Anong ginawa ni David? Mas magaling kayo siya mag-spin. Sabi, sandali lang din, ha? Hindi. Hindi niya kinuha, hindi niya in-spin to think he's a psychopath. At this time, psychopath na siya niyan. He was already declared mentally ill. You may have a good reason to be disrespectful of your boss, to pumunta ka sa dole. You know, you have a good reason. But God is watching for your attitude. Kung i-spinin mo rin, alam nyo kung ang covering nyo, kung ang leader nyo, siya pang i-spin sa'yo. Chill ka lang. God has you covered. Palapakan natin ang Panginoon. Sa office, may umi-spin sa'yo, patalikod, umaabos sa, you know, God has you covered. Walang lunatic na matitindi sa Panginoon. Kaya tayo submitted. Relax lagi. Ay, I'm so submitted. Kahit anong gawin nila dyan, di ba? Talagang, you're so relaxed. Why? I'm registered in heaven. Amen? Sunod-sunod lang. Honor the King. Meron pa bang last ba yan? Ah, ito. Mahalaga to. Kayong aalis. Si Satan. Yan ang unsubmissive. Hindi lang submissive, rebellious. Hindi lang rebellious, naninira pa. Sabi nyo, naninira. Huwag tayong manira. Slander. Amen? Lahat tayo na-tempt na mag-misjudge, manira, mag-create ng ano yan, tawag dyan. Lahat tayo niyan eh. Kasi lahat tayo nasaktan. Di ba pag nasaktan ng tao, normal lang yon na self-preservation. Pero ito si Satan, ano ang sin niya? Pride and mutiny. Satan, hindi siya binigyan ng power. He was not given any delegated authority. Di ba nakita niyo yung delegated authority kanina? Ang king, ang family, ang business, di ba? Delegated. Pero si Satan, pumunta yan dito sa earth. Nag-rule yan sa earth. Illegal. Sabi niyo, illegal. Si Jesus Christ came to earth, took the form of a baby. Hindi siya illegal. Hindi na lang siya nag-appear. He passed through protocol. Kailangan be ako. Si Satanas hindi. He wants to rule this earth. Nag-mutiny at nag-rule dito sa earth. He did not become a human being. Kuha niyo po ba? Jesus submitted to the protocol. Siya hindi naman siya. So he is illegal. Mga kapatid, itong pinapasabi ng Panginoon at this time, may mga ginagawa ang Diyos, ang si Satanas sa ating buhay, illegal. It's time to drive him out. And how will you drive him out? By walking in submission. If you walk in submission, you repel what Satan is doing. Automatic yan, when you walk in the protocol of submission, marerepel yung ginagawa ni Satanas sa ating buhay. Amen? Sa akin yun yun. Promotion doesn't come when you have a spirit of rebellion. Amen? It doesn't come. Bakit kaya yung breakthrough ko, nagtatights ako, nagbakasis, may attitude. Alam mo naman yun, baka may attitude. Kung pag-comfortable ka lang, pag-convenient ka lang, pag hindi na, uma-attitude ka na. Tanas, next. May next pa ba to? Great faith knows submission. Sabi ni Centurion, militar to, 100 Centurion, the elite force of Rome ang hawak niya. Pero sabi niya, Lord, huwag ka nang pumunta sa bahay. Bakit? Hindi ko yan maintindihan noon. I cannot understand that before. I didn't know na ang Hentil, bawal pumunta ang Hudyo sa Hentil.
Kaya si Peter ayaw niyang pumunta kay Cornelius. Kaya sabi, alam yan ni Centurion, don't come to my house, that's not the protocol. That's not, huwag ka nang pumunta, Lord, just say the word. Kasi I'm also a man under authority. Pag sinabi ko na, mangyayari na. O sabi, wow, great faith. Walang ibang faith. Sabi niya, alam niya yung protocol. Oh. Just by knowing, walking on protocol, just by walking in submission of honoring, alamin mo kung sino ang dapat mong irespeto. Amen? Respect our leaders. They are the leaders. Hindi ako yung leader. I'm a designated preacher. We honor our leaders. Amen? Sila ang buhay nila, binigay nila nila dito. Let's honor our sa leaders. Let's honor our husbands. Wives, submit to your, honor our husband. Amen? Excited yung asawa ko kahapon. Nanalo si Maxi. Ako ang nag-review. Sino ang nagsabit? Siya. Honor daddy. Siya ang nagpapakain sa inyo ng breakfast. Kaya tuloy nung ano, inaihi siya, yung mismong sabitan na. Sabi naman, we're daddy. Alam niya, hindi ako yung mag-o-honor. Ang daddy niya magsasabit sa kanya. Kasi honoring. Si daddy. Okay, binigyan ng baon. O, nasan yung thank you daddy? Diba? O, look. Ayan talaga yan. Eh. Talagang ano yung seremonya yan bago umalis eh. Hindi yung baon sa amin, hindi iniiwan. Kailangan umarap sa daddy. Oh, di ba? Ano sasabihin? Thank you, daddy. Oh, di ba? Protocol. All right. Demote yourself so God can promote you. Amen? Tumayo po tayo lang. Jesus, beautiful Savior. Gusto ko pong awitin yung Jesus, beautiful Savior. Dahil si Jesus po, I submitted. And the spirit of Jesus is the spirit of submission. It is the spirit of honoring. Pag sumegway po tayo, uulit po yung cycle. Ayoko na. This year, I want my blessing. I want to walk in liberty. I want to be free. I want. And I want to be submitted. Ayoko yung nag-iilegal na ano, usurping authority. Yung pumapapel. Huwag yung ganun. Amen? Si Satanas ganun eh. Pero si Jesus, sabi niya, ayokong pumapel. Who, being in the very nature God, did not consider himself equal with God, but took the very form of a servant. And so God gave him the name above every other name. Pag ibinaba mo yung pangalan mo, God will give you the highest name. Let's all worship Jesus. Jesus, beautiful Savior.
lagi po akong submitted. Dumating din po ako sa mga point na I'm very vocal about it, that I'm resentful, I question, yung pinoproject ko yung sariling problema ko sa authority. But you know, sabi ko sa Panginoon, Panginoong Jesus, ikaw pinakita mo, who being in the very nature God, you did not consider yourself equal. Hindi ka nagpapapapapel. And Lord, in my church, I am submitted. Kahit may mockery, uy, basta sinabi naman ng pastor mo, I don't care. You know, sometimes nasasabihan tayo ng mga hindi maganda. I don't care. Because blessing comes in submission. Amen. Hindi po to yung yes man. But we do that not because we fear them, but we honor God. Whenever, sabi ng tatay ko, pag sinusunod mo ang nanay mo, ibig sabihin, mahal mo ko. Kasi po, nasa abroad ang tatay ko. So sabi niya, pag sinusunod niyo, mami niyo, sabihin, mahal niyo ako. Kung sinusunod po natin ang ating mga leaders, sabihin, mahal natin si God. So mga kapatid, today, I decree and declare that you are free. If there are some points in the past, alam mo, you have been, may mga points sa life natin, nagkaroon tayo ng insubmission. Nagkaroon tayo ng attitude. Mga kapatid, I encourage you. You come here in front. This is your beginning. Just like me. Sabi ko, Pastor Gani, I'm sorry for my quiet insubmission. Hindi naman ako nagprotesta. Sumunod naman ako, pero umatitude yung utak ko. Umatitude ako. Kasi gusto ko this new biblical year, this next 7 years, I want to set my house in order. I want my children to be blessed. I want my cell group to be blessed. Kapatid, I'm decreeing, declaring that this altar is sacred and is mine. The enemy will be repelled just by the protocol, that you will walk by protocol. Diyan ka lang kung ano yung measure na binigay sa iyo ng Lord. Diyan ka. Don't go over, don't go under. Lumakad lang tayo. Pag hindi natin kayang sumunod, magpa-pray tayo. Hindi naman tayo i-judge. Kung hindi natin kayang pumunta, magpa-pray lang tayo, magpaalam lang tayo. Amen. Pero kung tayo ay susunod, ang blessing natin, Job 22:21, prosperity will come. Habang inaawit ang kantang to, gusto ko pumunta ka sa harap. I will not pray for you. But the anointing is coming here in the front. And I am telling you that this year, lahat ng mag-walk in honoring, matuto tayo mag-honor sa parents natin. Kapatid, kung di mo naalala ang parents mo, you are not giving your parents what is due your parents. Sinasabi sa inyo ng Panginoon, it is time to honor. That it may be well with you. It will be well with you. Submit to your parents. Kung ikaw, pinasakit mo ang dibdib ng parents mo in the past. Mga parents mo, naglilingkod sa'yo, pinaglilingkuran ka. It's time, lingkuran mo ang parents mo. Masahihin mo ang nanay mo. Minsan, matatanda na yung magulang natin. I'm sorry, no? Pero, ayoko na lang sabihin. Matanda na sila. Hindi pa natatapos yung responsibility nila sa atin. Yung trabaho natin, binibigay pa rin natin sa kanila. Sabihin ko po sa inyo sa gate 1, pag hindi inagaw ng nanay ko ang labada, hindi ko papaagaw, ayoko po siyang paglabayin. Kasi po, ang tagal niya na akong pinaglaba. Ayoko po ng paglabayin yung nanay ko. I want my mother, tinitreat ko. I want to honor my mother. Kasi wala na akong tatay. Kung nandito magulang mo, gusto mo yakapin, gusto mo magsisi. Kapatid, the breakthrough is here. Gusto mo yakapin. Yakapin mo. Kung nasaktan mo, may nasaktan ka, mag-sorry ka.
it's time to honor. When you walk in honor, God will honor you. Awitin natin ng malakas from the top. Taas ang dalawang kamay. Pwede po kayong lumuhod. Pwede po kayong mag-kneel. Sige po, kung sa tingin, pwede po kayong lumuhod. Just talk to Jesus. Jesus, beautiful Savior. Jesus. Jesus. Everybody. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King. The anointing is here. Lamb of God. Step in front. Step in front. Holy and righteous, blessed Redeemer. Sige po, mag-pray tayo. Sabihin natin sa Panginoon. Lord God, help me to submit. Patawarin mo ako, Panginoon, sa pagmamalaki ko. Patawarin mo ako, Lord, na nag-rebel ako sa aking puso. I hardborn argument and worship you. I want beginnings. Thank you for my new beginning. Thank you that this is my new life. This is my beginning. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. To honor, many people will bless you for your honor.
a generation of honor. Your children will call you blessed. And your spiritual children will call you blessed. Oh, bless the Lord. Thank you, Father. Oh, how beautiful. Thank you, Father God. Thank you, Lord God, for this is her year. This is her season. Father, right now, whatever is wrong, and right now, it shall leave in the name of Jesus. I repel all the blocking spirit in the name of Jesus. Father, thank you, God, that this is her season. This is her season, God. She is serving you and all her household, her family is blessed. Thank you, Father. Thank you, Lord. Her family is blessed. Her family is blessed. Thank you for the submitted heart. From this day forward, she is submitting to you, Lord. She is agreeing with you. She is saying, yes, Lord. I say, yes, Lord. I say, yes, Lord. I say, yes, Lord. I will say, yes, Lord. Hindi ko sasabihin, no. Hindi ko sasabihin, Lord, wag naman yan. Lord, wag mo namang gawin yan. No, sasabihin ko, Lord, whatever your will, do it. Jesus, your name. Hallelujah. It will be well with you. Amen. Thank you, Father. Let's pray. Let your mind be like Jesus, who in the very nature God did not consider, di man lang niya inisip, did not consider himself equal with God, but took the very form of a doulos, of a doulos, of a servant. And that is why God gave him the name above every name. Father, I pray that there is a change of name from this day forward. There is a change of destiny. There is a turnaround right now, oh God. There is a turnaround of a cycle. Lord, thank you for the divine speed. Thank you for the divine acceleration. Thank you for the prosperity that we will always walk in humility, having the attitude to serve. Thank you, Lord, that we are growing in greatness. In Jesus' name.